Welcome back sa Buhok Gaming. Guys, for this episode, bibigyan natin ng overview itong bagong NFT games na HYDRA VERSE. Actually guys, to tell you honestly, ako mismo naka-engage dito kay HYDRA VERSE, no? Okay, gusto ko rin ito mismo laruin kasi itong game na to matagal ko na rin hinihintay, okay? Nung in-announce pa lang to, excited na ako dito. So guys, if ever na lang no, na hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, pahit na lang ng subscribe button, pati na rin ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong NFT games o yung tinatawag natin na budget meal. So right now, ito yung main website ni HYDRA VERSE. Siguro sabihin ko na sa inyo agad guys, no, multi-platform si HYDRA VERSE. Ibig sabihin, pwede mo siyang laruin sa inyong mobile device as well sa inyong gaming desktop o yung PC, no? Hindi naman mataas sa requirements si HYDRA VERSE. At the same time, itong mismong game na to guys, racing game siya by using dragons. Okay, or yung pet dragons nyo. Pero with that, explain ko sa inyo later on kung ano yung mga mechanics for this one. So guys, right now nga, ito yung main website ni HYDRA VERSE. Siguro guys, bago na lang tayo magpatuloy, pakita ko sa inyo yung short trailer nila para at least meron kayong idea kung ano ba tong laro na to. Okay, so again, mananahimik na muna ako. Okay, check nyo na lang. At kung nababibes nyo yung How to Train Your Dragon, eh parang ganun nga. Okay, parang si Hiccup yung main character na nakalagay kanina. Pero ako kasi, yun yung unang nakita ko na parang How to Train Your Dragon yung naging inspiration ng game na to. Pero syempre, that's not official, that's on me lang naman. No? So guys, nakita nyo yung HYDRA VERSE, yun yung sample trailer niya. Actually, ito yun. Tulad na nabanggit ko, at magiging available siya sa Android coming soon, sa desktop and then sa iPhone nyo. And then guys, itong about sa HYDRA VERSE, play to earn, definitely play to earn itong laro na to. Okay, so kikita ka habang naglalaro ka. Pero with that, explain ko sa inyo later on yun. No? So meron siyang sample gameplay dito. Itong gameplay naman na to, nandito na to mismo sa main website nila. So right now naman, nabasa ko sa white paper nila, ang required mo lang naman to play this game is at least isang character or isang NFT pet or tong dragon, no? Isa lang yung kailangan mo. Pero at the same time, yung main focus ni HYDRA VERSE, mismo sa word na nga is yung word na verse, so magkakaroon to ng transition sa ibang game din. Siguro from HYDRA VERSE, definitely kung meron tong bago or magkakaroon sila ng mga sister company, ito yung isa sa mga aabangan natin. Pero kasi ako, personally, pagdating sa mga multiverse kasi guys, na-excite ako dyan kasi nga yung update nila is hindi nalilimit sa isang sitwasyon lang. Okay, pag ang game kasi guys, and especially guys sa NFT, this is my own opinion, pag yung mga NFT games kasi guys, may mga update sila na mas madaming update para sa akin kasi mas nagiging maganda, mas nagiging kumbaga blooming yung ecosystem para doon sa NFT games na yan. And then guys, itong sample clip na pinapakita ko sa inyo, nandito lang naman sa main website nila yan. Alright? And then ang tinatawag nila sa token nila guys, yung HYDRA coin. Actually, isang token, ang pagkakaalam ko at this very point, isa lang yung token na gagamitin for this one, which is the HYDRA coin. And then nakalagay niyo yung token summary dyan, yung ayun, token name and then yung symbol, HDV. Okay, wala pa yung contract niyan kasi mag-i-do pa lang sila. Wala pa yung TGE, definitely upcoming game pa lang. Pero siguro iniisip nyo kung gaano katagal ba to
Check natin yung roadmap. Actually, very excited ako sa roadmap nito. Napakaganda ng roadmap, alright? And then, how to earn? Siyempre, kailangan mo na, or basically, play to earn. Kailangan mo dyan ng train mo yung dragons mo. Pwede ka rin mag-sell ng NFT sa auction or yung marketplace. Pwede ka rin mag-stake. Available yung staking. Siyempre, yung main gameplay, which is racing, kailangan mo din manalo ng sa racing. And then, meron silang tinatawag na NFT for rent, which is tatalakayin natin later on pag nasa white paper na tayo. Alright? And then, how to use, definitely kailangan mo ng gacha o yung egg. So later on, pag i-explain ko na. Actually, lahat kasi itong nasa tokenomics is nasa white paper, which much detail. So papakita ko din sa inyo. And then yung roadmap. Okay, actually, kung titignan natin yung roadmap, guys, napaka-ikli lang. Napaka-ikli lang ng roadmap, malalaro na natin. So right now, I'm recording this video, this content, December 1. So Merry Christmas na. Okay, magpapasko na guys. December 1, nire-record ko itong video na to. Just imagine that. Next year, no, January, play to earn na, lalabas na mismo yung laro nila. Guys, titignan mo nang mabuti to, no, tong roadmap nila, napaka-iksi na lang. Almost 1 month to 2 months na lang yung hihintay natin para ma-fully finish na yung mismong roadmap. Pero ang isa sa abangan natin talaga dyan is yung mismong play to earn na lalabas ng January. But the good thing is, this coming December, nakikita nyo, nagyadya na yung IDO nila, lalabas na yung marketplace nila, lalabas na rin yung staking. Guys, ako personally, marami akong NFT games na nilalaro. Marami din akong upcoming NFT na, to be fair, to be honest, sa lahat ng na-review ko, medyo matagal din yung labas mismo ng gameplay. Pero with this, Hydra Verse, mabilis lang siya. Almost 2 months from now, pwede na nating malaro ng fully yung mismong laro na to. At the same time, natulad ng nabanggit ko, January, yung mismong game, yung racing, pwede na nating malaro. Hopefully this December, no, magkaroon na kagad tayo ng mga beta test para at least mapakita ko rin sa inyo, mga kabuhok, kung paano talaga yung smooth ng gameplay para sa Hydra Verse. And then yung team, okay, nakikita naman sila, nakadocs naman sila. Wala naman tayo magiging problema. Pero nga, pag Vietnam kasi, no, commonly, kung napapansin nyo sa halos lahat ng NFT games nila, siguro naging tradition na lang din siguro nila. Nagiging anime sila, okay? Actually, kahit yung mga ibang contact namin, no, pag may mga contact ako na from Vietnam, ito yung talagang avatar nila kahit sa Telegram. So, pero ito naman yung mga pangalan nila, no? With this, guys, yung mga tunay na information nila nasa white paper din later on. And then the advisor itself is nandito na rin, alright? Yung backup nila, okay, nakita ko na agad, Rose On. I'm also a member of Rose On. Okay, ginagamit ko din yan. Kung di nyo alam yan, pwede ka rin yung magkaroon ng wallet dyan. If ever na wala pa kayong wallet sa cryptocurrency nyo, pwede nyo gamitin Rose On. Available naman yan sa both Android and iPhone nyo. Okay, so magagamit nyo. And then, for the backup itself naman, very solid naman yung backup para dito kay Hydra Verse, since this is another big project din for this one. Definitely, guys, ayun lang para dito sa website nila. Okay, that will conclude para sa website nila. And then, so with that, pakita ko na muna sa inyo yung Twitter page nila. Actually, nung November 29 lang, pinost nila to, no? Meron na silang magkakaroon na ng alpha version. Okay, so definitely, ito yung isa sa mga pwede nating abang. Pakita ko sa inyo, guys, no? Para at least may idea kayo. Play lang natin, no? Ina ako yung sounds. Baka mamaya kasi makapiright tayo, no? Yan. So, ito yung mga basic gameplay. Pero yung nakikita ko kasing format dito, parang mobile na yung ginagamit, eh, no? Yan. So, ito yung isa sa mga aabangan natin for this one. So, definitely, di ba, tulad na nabanggit ko, konti na lang yung hihintayin natin sa roadmap dahil ayan na, nandiyan na mismo yung alpha test nila na sinusubukan na rin nila. So yan yung navigation mismo, and then yung ranking, pinapakita na rin nila. Ito yung mga isa din siguro sa mga aabangan natin, guys. And then, like I mentioned, yung token dito, isang token lang naman yung gagamitin natin. Which is, I found it kasi, pag ang mga NFT games is yung isang token lang, mas nagiging maganda yung ecosystem niya. No? But, personal thoughts ko yun, no? Kasi nga, sa dami ng NFT nilalaro ko, yun yung mga isa sa mga nakita ko. Guys, again, no, alpha test pa lang to. Magkakaroon pa to ng madaming update. So kung nakikita nyo rito, hindi pa siya masyadong ma-details. Wala pa masyadong detail. Just using siguro the mechanism, the code itself, no, para at least meron tayong idea or i-expect para mismo sa game na to. And then again, I'm just assuming na mobile device yung ginagamit nila for this
video, no? Parang feeling ko kasi mobile device, kasi ganito kadalasan yung aspect ratio pag mobile device. And then, ito siguro yung isang map din dito sa mismong game na to, no? So basically, itong page na to, itong mismong video na to, na-pull out ko lang din naman to sa Twitter page nila. Guys, yung mga social media page nila, yung link niyan, ilalagay ko din sa description later on. Para at least, meron kayong idea para dito sa Hydraverse, okay? Especially yung Telegram nila, para at least makita nyo din kagad. Kung may katanungan kayo, masagot din kagad. Okay, so, pumunta na tayo dito sa Whitepaper. Guys, ang itong Whitepaper na to, yung link din, lalagay ko sa description. Basahin nyo na lang. Pero for this video, papakita ko sa inyo yung mismong mga e-expect natin sa gameplay. So, unang-una, kailangan mo syempre ng Dragon Egg. Okay, once na nakabili ka na ng token, once na naka-invest ka na ng token, definitely bibili ka ng Dragon Egg. And then with this, yung Dragon Egg, meron tayong tatlong type. Merong normal, epic, and legendary. And then normal, ma-identify mo siya 1 to 3 star. Consider na normal egg yan, or dragons yung lalabas yan. And then, pwede ka rin sa epic egg, pwede ka mag-hatch ng 3 to 5 star. Okay? So, ang tier dito guys is star. Alright? Hindi ko masabi no. Is. So, star yung magiging tier dito. And then, yung legendary na egg, mag-hatch ka naman ng 4 or 5 star. So, definitely, kung ako tingin ko kagad dito, pagdating sa token, pinakamahal syempre yung legendary. So, that's the basic form pagdating sa mga RPG, NFT games, and kahit sa mga normal games na play to earn, na mga free to play, ganyan din naman yung nagiging sitwasyon. Okay, so kailangan mo ng egg. Okay, and then pag may egg ka na, kagandahan dito sa game na to, meron din silang breeding system. Okay, so at least you need 2 egg para at least makapag-breeding ka. And then guys, with this, basahin nyo na lang yan. Pero the good thing is may breeding system din sila. And then kailangan mo ng dragon training to at least increase, to have buff para dito sa mga character mo. Basahin mo na lang yan. I'm just saying na yung mga nabasa ko para at least mabuod ko na para sa inyo. Okay, so ayun yung expect nyo, dragon egg. Magbe-breeding kayo, and then you need to train your dragon. How to train your dragon, ganun gagawin nyo. And then finally, ito na yung mga play to earn natin, syempre yung dragon racing. Okay, yung dragon racing, I believe player versus player, and then kailangan mo ng at least 6 na kalaban dito, no? Kasi nga real time daw to according sa white paper nila. And then with this, if nanalo matalo ka, may makukuha ka pa rin naman na experience. And then yung prize money, no? Meron pa silang prize money dyan later on. Pakita ko sa Hydra Cup, na isa sa mga best thing siguro na nilagay nila dito sa Hydraverse. Okay? So main ways to earn para dito sa Hydraverse, syempre kailangan mo mag-dragon racing. And then meron din yan dragon exhibition. Okay, ano ba tong dragon exhibition? Basahin nyo na lang yan. Pero ito yung mga ways to earn. Parang staking lang naman yan. And then, finally, yung Hydra Cup. Okay, itong Hydra Cup, guys, kagandahan dito, meron kayong chance, kumbaga yung pinakamagaling na sa weekly natin, okay, may kukunin silang sham. Okay, sa buong server na to, I don't know kung magkakaroon to ng separate server, no? Pero weekly, yung 9 na best riders natin, magkakaroon ka ng pera dyan or reward. And then, monthly, yung 36 race naman, yan, nakalagay na rin dyan, magkakaroon pa. Kumbaga, meron siyang, just to cut it short, meron kang weekly, monthly, and then yearly. So, per season to, no, magkakaroon ng reward yung mga best of the best for this one. So, definitely, kung nakabisado mo yung game na to, kung medyo nagamay mo yung laro mo, so, just imagine, no, play to earn na, and then for weekly, may chance ka pang manalo. And not to mention, magkakaroon ka pa dyan ng chance by monthly. And on top of that, kung talagang lagi kang nananalo, nagagamay mo na, and then talagang kumbaga top player ka na, definitely pagdating ng yearly, may season reward ka for that one, which is definitely mas malaki kaysa sa weekly and monthly. And then guys, may tinatawag sila na dragon for rent. Actually, hindi ko pa masyadong inaaral yung dragon for rent, pero ang pagkakaintindi ko kay dev team nung mini-meeting namin, hindi kasi kami magkaintindihan. Unfortunately, medyo mahina yung signal niya kanina. Is parang scholarship system siya. Pero yun nga, hindi ko pa rin masyadong naka-clarify, no, kung ano ba yung dapat nating gawin dyan. And then, recourses for rent, parang ito yung mga land sale, pero but by this time, renting lang. Okay? And then yung AR, VR,
Siguro kung aware kayo sa Safe Hamster, magkakaroon din sila ng features para dyan. Ayun, you can use your camera para makita mismo real-time yung mga alaga mo. Which is a bonus na lang din siguro para sa akin, no? Yung ARVR. No? So guys, ako guys, ganito. Personally, my personal thoughts about Hydra Verse, tulad na nabanggit ko, I'm already commitment. No, may commitment na ako para dito. I will commit para kay Hydra Verse. Lalaruin ko to. Okay, and then hopefully magkaroon to ng mga scholarship siguro para at least makapagbato tayo. Pero ito yung game na para sa akin is suitable sa mga bagong investors, bagong NFT players din. Kasi hindi naman siya ganun ka-technical. Okay, karera lang naman, and then konting equipment siguro, konting vibes ng RPG, but not heavily on an RPG game. So hindi mo na kailangan masyadong mag-isip ng mag-isip. You just need to train your dragon and then put it in a race. Okay, parang ganun lang naman siya. So for me, hindi ko na siguro kailangan masyadong mag-isip, no, just to play this game, just to play in this game. And then again, one pet lang, one dragon lang, I'm good to go na. Okay, so guys, siguro yun lang, no. Maraming salamat. I hope may mga bago kayong learnings. I hope may bago kayong natutunan for this video. Guys, maraming salamat. See you again in my next video.